Ito po ngayon yung ating pangatlong Azula Pond na under reconstruction. Ang ginagawa po natin ngayon ay pinapatuyo natin yung naging pundasyon nito sa ilalim ng tubig, yung dumi ng hayop at lupa na naging putik ngayon. Hindi na lang natin kukunin ito dahil medyo malalim ang tubig na nandito, kaya gagawin natin yung pinapatuyo natin ngayon na putik ay magiging pundasyon yan sa ilalim ng trapal na ilalagay natin dito. Yung isang block ng hollow block ay saktong lalim na yun. Saktong lalim ng pond. Papatungan lang natin ito ng either 2x2 or 2x3 na kahoy. At gagawin natin dito, paiiksian natin yung haba ng pond, pero palalawakan natin yung lapad niya para yung 2 meters na bagong bili na plastic na makapal ay magkasya. So ito yung dating setup natin, yung ilalim, pinakailalim ng trapal ay semento. Ngayon ang gagawin natin, yung dating ilalim ng tubig ng pond natin, yung mga nabulok na mga dumi ng hayop at saka may halong lupa, yun ang magiging pinakailalim ng ating bagong trapal o bagong plastic na ilalagay sa ating pond. Kasi pinagdududahan natin na yung simentadong ilalim ng trapal ay masyadong nagkukos ng init, na siyang dahilan ng napakaraming problema na naharap natin sa pond na to. Ngayon, medyo malapad siya ng konti, pero maiksi na yung banda doon. Yun po yung dating dulo niya, yung semento na yun. So napapansin nyo, yung isang pile na hollow block, ilagyan na natin ng kahoy sa ibabaw para pagdikitan natin ng plastic na ilalagay natin dito. Ganun lang po kasimple ang paggawa ng pagtataniman natin ng Azolla. Ito na po ngayon ang ating bagong repair na Azolla pond. Ang size ng pond na to sa interior na side ay 56 inches by 76 inches. At gumamit tayo ngayon ng bagong tuklas nating makapal na plastic. Ito po, ang tawag nila sa plastic na to ay rhino plastic. O obserbahan natin kung gaano ito katibay sa pag daan ng mga panahon. At ang ilalim ng plastic nito ay hindi po yung semento, dahil iniwan natin yung dating ilalim ng pond. So yung ilalim ng plastic na to ay yung dating ilalim ng pond, hindi diretsang semento. Oobserbahan din natin kung ano ang resulta nito, dahil dati yung ilalim ng trapal na diretsang nasa semento, may marami tayong problemang naengkwentro sa pond. Ngayon, dahil hindi na diretsa sa semento yung ilalim ng plastic natin, oobserbahan natin kung ano ang resulta, ang output ng pond na to. Ang ginawa nating pinakailalim ng tubig sa pond na ito ay magkahalong pinatuyong dumi ng manok,
balat ng saging at balat ng itlog. Ngayon pinapatubigan po natin ito. Pagkatapos papalipasin natin ang mga ilang araw na nakanda ito bago natin lagyan ng asola. Tapos na po yung ating asola pan at yung total na naggastos natin dito ay nasa 250 lang. Yung trapal o yung plastic na makapal na tawag ay rhinoplastic ay 2 meters by 8 feet ang sukat. Tapos kasama na rin yung staples na ganito. Insulated staples. Yan ang ginamit natin na pangdikit para dumikit dun sa concrete wall yung plastic. At nakikita nyo may bula-bula yung tubig na normal lang po ito dahil nilagyan na natin ito ng mga pang pondasyon niya, ang tawag dun sa iba, primer ng tubig, yung pampataba na ginamit natin. Tawag sa iba dito ay primer. At yun ay magkahalong pinato yung dumi ng manok, balat ng saging, at balat ng itlog. Kasama na rin yung, may kasama itong mga sangkap dun sa ginawa nating all-purpose poultry life booster. Yung pinigaan or yung natirang sangkap na pinigaan natin doon sa ginawa nating all-purpose life booster, poultry life booster, ay ginamit natin, hindi natin tinapon yun dahil ang mga sangkap na yun ay puno rin ng mga nutrients na pwedeng magamit sa halaman kaya ng asola. At hayaan muna natin itong mag subside yung mga bula-bula. Palilipasin natin ng mga ilang araw, siguro mga minimum 3 araw bago tayo maglalagay ng asola sa pond na ito. Ganyan na po, kadali, simple, madali at murang paggawa ng pagtataniman ng asola. Ito po ang 2 meters na rhinoplastic, yung binili natin na may lapad na 8 feet. Sa tindahan yung rhinoplastic, kadalasan 8 feet yung lapad nito. Bumili tayo ng 2 meters para magkasya dito sa pond natin. Subali ang resulta, ang size ng pond na ito ay 56 inches. Ito 56 inches. Tapos yung dito 76 inches. Kasya na doon yung 2 meters na rhinoplastic na may lapad na 8 feet.